At tayo nagbabalik na naman sa ating Kataklap episode, mga kaibigan, no? So yung episode ngayon is episode 36 kung saan magbibuild na tayo ng ating kailangan i-build. Yung community build natin na Stronghold. Kasi kung makikita nyo dito sa ongoing project na to, Stronghold Portal Hub. And then yung materials task natin is finish na. Nung una is ongoing yan. Pero nung pagkabalik ko dito is okay na, kompleto na. Oh, okay, pwede na i-start. Ngayon, meron ako dito yung ginawang board. Katulad nito, Project Stronghold Hub, which is my contributors, kung saan ilalagay ko na dito yung ulo ko dahil isa ako sa designer. Okay, isa ako sa design, mag-isa akong designer. And ilalagay ko na siya dito. Okay. Hindi, actually pwede namang pwede namang ganito na lang. Bon ako talaga. At dahil diyan, dahil natapos na nila yung mga tasks dito, which is makikita niyo naman kung sino talaga yung mga gumawa ng napakarami, pwede natin start yung stronghold natin and pupunta na tayo sa stronghold para tawagin sila. Wait lang. Ba't sa stronghold ako magtatawag? Kailangan na natin pumunta dito at tawagin sila para magkaroon tayo or may start na natin yung stronghold. Kaya kailangan natin silang patawag yung mga gustong mag-contribute. Yung mga nag-materials task is may contribution na sila dun sa build na to. And lahat ng contributors na naandito, merong pera yan sa likod. And then, pupunta tayo sa likod nitong board. And pagkatapos nitong mga contributors na to, kung magkaroon man tayo ng contributors, pwede silang kumuha dito ng tig E8. Diamond kada coin, okay? So, 8, then 8. So, ayan. So, makikita niya na may 8 na. So, kukunin ko na yung akin para sakto na siyang sham. Yung mga contributors, pwede na kumuha ng 8 kada coin sa likod. Kaya naman sila atin na ipatawag para may start na rin natin tong ongoing project natin na Stronghold Portal Hub, okay? Magandang araw sa inyo, mga kaibigan natin, tutulong dito sa ating project, no? So, ilan pa kayo? 6. Mm-hmm. Magandang araw din po, Sir Robrax. Yes. So, for today's video, kailangan nating mag-build ng landscape ng ating stronghold. Since mahirap i-build kung buo kasi sobrang laki nun. Hindi nyo pa naman nakikita, kunyari hindi nyo pa alam. Pero, kung makikita nyo sa inyong inaapakan, ang daming shulker box. Yeah. Halatang malaki. hindi malaki, hindi naman halata. So, marami pa diyang ika-craft. I-start natin 'yon. Pero before that, meron ako ditong ginawang contributors board kung saan ilalagay niyo yung mga ulo niyo kung magko-contribute kayo sa project na 'to. Oh. Yes. Na ulo ko. Oh, lagay niyo yung ulo niyo. Pagkalagay niyo ng ulo niyo, pumunta kayo sa likod at kumuha ng isang slot. Masa may ulo ka pa ba? Meron pa. Dito tayo. Yarn! Yee! May ulo na tayo dyan. Nagkamali. Oh, yan. Tapos, lahat ng nandiyang ulo. Uy, grabe si John Ray, Marty. John Ray? Ay, hindi rin. Uy, grabe ka dyan. Tapos, lahat na naglagay ng ulo dyan is pumunta kayo sa likod na itong board na to at kumuha kayo ng isang slot. Wow! Bakit ang daming kumuha? Uy, naubos. Oy, isang slot lang ha, isang slot lang. Si Clary. Isang slot lang. Okay na. Dahil diyan may paunang bayad na agad kayo ha. Paunang bayad. Wow, paunang bayad. Pauna. May kasunod pa 'yan. Kaya naman, yung mga shulker doon, kung nakikita nyo sa likod, kailangan nyo na i-craft yung mga kailangan natin gamitin. Oh, tapos pupunta na tayo sa Stronghold. Okay. Yun, exciting. Let's go! Okay, ngayon, ready na yung mga gamit natin. And kung makikita nyo doon, sobrang dami nung shulker na gagamitin natin. Ayan, kung makikita nyo, ayan, color-coded na yan, kinolor-code ko yan habang sila nagkakraft or something para organize naman yung pagkakagawa natin dito. So, kung makikita nyo, ang daming quartz and ang daming leaves. Okay, so acacia leaves then spruce leaves. Kasi, karamihan naman ang gagawin natin muna ngayon, landscape muna, wala pa yung mismong build. So, ang bibid lang naman muna is yung platform para maganda tingnan, okay? Kasi worth na yung landscape pa lang sa isang episode. Kasi kung makikita nyo mamaya sa timelapse. Okay, kaso lang, kung may nakikita kayo dun sa likod, hindi namin alam kung kaninong barko yan. So napag-usapan namin na tanggalin na lang yan kasi
parang wala naman sa Kada Krap yung may-ari niyang barkong yan eh. Nagulat na lang kami nandiyan siya. So, malamang mamaya papasabugin namin yan. Kaya kung magbibuild talaga kayo sa Kada Krap, dapat may pasabi kung sa kayo magbibuild or something. Pero ito kasi, ang layo na neto and talagang tatamaan yung bibuild namin. So, kailangan namin yung tanggalin. Kaya naman ito, ready na nga sila eh. Naghahantay na lang sila. Kasi yung mga gamit is ready na. And ang kulang na lang nito yung mga detailed items. Siguro ngayon, tatawagin na natin sila. Siguro mga nag-i-intro din siguro to. So ngayon, kukunin na natin yung mga TNT or mimitingin na natin sila para tingnan kung kompleto na ba yung materials and kailangan namin gibain yung barkong yun. Kung kanino man yan. Ewan ko lang. Pasensya na. Lumalalim na ang gabi, ngunit wala ka sa aking tabi. Natakin na naman tayo ng phantom. Ang ganda nung ano natin, na tingin natin sa sunset. Alam niyo ba ako kanina yan? Ay, hindi ko nga alam eh. Ano? Kanino ba yan? Kanino ba to? Sino nagawa niya? Wala sa inyo? Wala kayong kilalang kung gawa nito? Wala nakita mo yung nakaano dito eh. Barko eh. No idea. Eh? Nakaano eh. Ba't may barko? Sino nagsesail niyan? Sino? Ano yan? Hindi, kasi abala to doon sa gagawin natin build. Gibay na natin to. Wala naman palang may alam sa inyo kung ano yun. Wala Gibay na yan. Bawal, ano, bawal pumasok sa kada ng walang invitation. Illegal entry yan. Walang permit yan. Walang permit. Gibay na to. Dami ng TNT dito. Oh, yeah. May TNT na pala eh. Gibayin. Hindi na ba tayo ready, no? Hindi tayo ready. Wala akong TNT. Baka tayo rin mag-iba. Uy, kalma. Wala akong TNT. Pahingin TNT. Ay, on ko na ba? Sindihan na yan. Like, sindihan na. Sindihan na siya dito sa online. Pakilalim. Hiligan na yun. Ay, ako magsisindi. Uy. Nasa ilalim pa ako. Nasa ilalim. Hello, pre. Oy! Ano yun, pre? Sir! Ba't naligaw ka sa aking base? Magandang hapon po. Ay, eh, ano ho yun? Meron lang sana akong hihingi ng ano, permission. Ah, permission. Ah, sa ano ba yan? Sa inyo. Sa structures? Oh, sir, sa inyo po ba yung sa structures? Oh, sa akin po yun, boss. Yung tungkol sa mga lupa? Opo. Lupa ng gagawing community build, opo. Akin po yun. Ano pong meron?
meron kasi akong project na spaceship. Na spaceship? Na pag-usapan namin nung dating namamahala, nung dating gobyerno. So, pinangako ko na ako yung magbibuild nun ngayon. So, pwede bang magtanong kung saan ko siya pwede i-build? Kasi, ano po ba yan? Ano po kasi ito eh, medyo malaking build, sir. Malaki build. Talaga as in medyo spaceship. Malaki. Baka, spaceship. Spaceship. Nalipad. Pero po, malaki. As in malaki. Baka po malaki. Merong but, spaceship space. Po, di ba? Opo. Ba't po kailangan ng lupa? Hindi, joke lang po. Hindi kasi... ano po, pag kailangan nyo po ng lalapitan sa structures, ako nga po yun. Ngayon, kung maibibuild po kayo ng malaki ngayon, sabi nyo nga yes, po, sir. Malaki. Ngayon po, isa-send ko na lang sa inyo yung location kung saan kayo pwedeng mag-build. Then, pag na-send ko po yung sa location sa inyo, eh, pwede na po kayo mag-start. Ngayon po, okay. Dahil naglapit po kayo sa akin, community build po ba yan? Opo, eh, ayun nga rin po ang okay sasabihin po. Ko sa inyo. Kailangan ko rin po kasi ng tulong kasi kung ako lang yung mag-build nito, eh, hindi ko kakayanin. Yung event na to, medyo malapit na. So, hihingi rin po sana ako ng tulong sa mga kasama natin. Okay po. Wala pong problema. May mga rami po tayong concerned builders dyan na nasa Panabe. Kaya, wala pong problema. Ngayon po, dahil nasabi nyo po na malaking build nyo, event. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Event ngayon po, meron po ako dito ibibigay sa inyo, which is... Nga, di ba po, magpapatrabaho po kayo. Ngayon... kuha po kayo dito ng... Ayan, di. Ako nakukuha. Uy, pasweldo. 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 Ako din po magpapasweldo? Opo. Ikaw po magpapasweldo. Ako na lang din yung magpapasweldo. Akala ko po si... Ano? Councilor King FB ang... Hindi po. Dahil po community build to at dahil connected sa akin, ikaw na lang po magpasweldo. Ayan. Mga sabagay. Tutulung sa'yo. Sabagay, para hindi rin po magulo. Dahil po ikaw gumawa, ibig sabihin naman nun, hindi ka magiging bias sa mga tutulong sa'yo, di ba? Oo naman po. Ayan, bibigyan po kita ng poseldo sa kanila and kung may sukliman po, balik na lang. Pag wala na, kung kulang pa, balik na lang po kayo sa akin. Ayan. Sige po. Sige. So, pwede nyo na po yung i-build then yung permission po sa lupa is pwede nyo po kayo bumalik sa akin para magawa natin ng permission yung lupa na pinag-buildan nyo. Okay? Yan lang po. Okay lang. Bali, ganito po. Pag na-build na po namin yung spaceship, tsaka ako babalik sa inyo para sa papeles. Opo. Kasi ngayon po, hindi pa natin alam kung gaano kalaki yung sukat ng lupa. Kaya hindi pa po natin makikwenta. Hindi pa po natin masasurvey. Kaya, pagbalik nyo na lang po. Okay lang po. Sige po, yun lang po ang concern ko. Maraming salamat po sa oras, Councilor Robrax. Wala pong problema. At ako'y hahayo na. Sige po. Salamat. Opo. Yung bayad po dun sa mga gagawa, huwag niyo po kalimutan. Yes sir, yes sir. Sige po. Makakasa kayong walang ano, walang pupet. Sige po. Sige, salamat, PGC. Salamat po. After ng ilang oras na pagbibuild namin dito, nabuo na namin yung pinakang landscape or pinakang first part na itong build na to. Okay, ito na yung pinakamalaking build na ginawa ko dito sa buong Kadacraft. Actually, sa buong Minecraft ya. Sa ilang taon ng pagma-Minecraft ko, ito yung pinakamalaking build ko talaga. Okay, so ako nag-build sa creative, nagpatulong lang ako dito sa survival since community build to and wala namang problema magpatulong. Ayun, nangyari is naandito na. Na-build ko na siya kung makikita natin. Anyways, bago pala tayo mag-tour dito. Kailangan ko mag-land. Okay, so dito sa part na to, nakikita ko yung base ko pero pixelated siya. So, naglagay ako ng mod kung saan yung mod na yun is pangalan niya is Distant Horizon. And ginagamit ko siya for render distance. Kaya nagtanggal na rin ako ng shaders para yung render distance ko is nakikita ko yung paligid. Katulad na ito, nakikita ko yung kaninang base to. Caseline na base yan. Nakikita mo ayun, yung paanong ano. Tapos nandito din yung minigame ni Sly. Tapos minigame ni AC. And ayun, abangan nyo kung ano yan. So hindi naman kita masyado. So okay lang siguro yun. So yun yung binild namin na community build din. Anyways, dito sa stronghold na to. So dito na tayo dumako. Ito yung binild namin ng ilang oras. I think itong landscape na to is binild namin to ng 9 hours. Okay. So dito sa platform na to.
eh, binild namin to ng 3 and 45 minutes. Then yung pinakang landscape niya is binild namin ng 5 hours mahigit. Di ko alam kung ilang minuto. Ang tanda ko lang itong platform na to. Okay, so makikita niyo naman yung mga ginamit naming shulker dito, nakakalat na. And ito na yung mga empty shulker na nandito. Ayan, so gagamitin ko yan sa lighting naman na itong anong to. Kasi kung mapapansin nyo, wala itong light. So pag gumabi, eh, daming mobs dito. Or magiging ano to, magiging mob farm. Kasi wala nga siyang ilaw. Ayan, kung makikita nyo, wala siyang ilaw. Yan or something na yan. So siguro, ilalagay ko na lang yung ilaw sa ilalim ng mga dahon. Para magkaroon tayo ng luminous dito sa build na to. Pero, all in all, kung nakita nyo naman sa time loop, sobrang laki nito. Okay, so kung tatanungin nyo ilang blocks to, 450 by 450. Okay, 450 by 450 yung platform. And yung pinakang main build, which is yung magiging part natin, is hindi ko pa nabibuild. Pero kinuha ko lang kasi yung idea na yung kay Louisis. Ayan, thank you kay Louisis kasi nagsabi siya na, Kuya Rob, parang gazebo. Okay, gawa kong gazebo, pero sa Kadakrap. Hindi sa survival or hindi sa creative server ko. Okay, pero si Louisis kasi is member ko and ayun, shoutout sa'yo, pre. Ayun, yung gazebo dito, oh, wala pa siya, pero yun yung ano, yun yung pinakang build na malaki dito. And sobrang laki niya, siguro hanggang dun. Siguro ganun yung angat ng ulo natin pag tinignan natin yung gazebong yun. Pero anyways, nandito na tong build na to and konti na lang eh matatapos na natin yung pinakamalaking project ko dito sa buong Kadakrap. So dalawang episode para sa isang project, which is sabagay yung spawn naman, 2 episodes din yun. Pero ngayon kasi is kailangan kong pumunta sa base para may kunin dong something. Okay, so nandito tayo sa base kasi gagamit tayo ng portal papunta sa Nether. Tapos dito sa Nether eh, kailangan natin humanap ng mga mushroom na pula. So yun, puro brown. Ayun, kailangan natin humanap nyan. Kailangan natin kunin to. Ayan, kunin natin to mga mushroom na to. Plant natin to dito. Ah? Dito na pala plant dito? What? Ngayon ko lang nalaman yun. Di ba na pala plant to? What? Hindi pala na pala plant to? Ah, okay. Hindi natatanim yung mushroom kapag walang bubong. Ah, I see. Okay, dito. Pupunta tayo dito sa stronghold. Dito yung daan, diba? Okay, tama ka. Okay, ngayon pupunta tayo dito. Tapos, sisirain natin tong frame. Which is, gagamitan natin siya ng mushroom. Di ko lang alam kung pwedeng gamitan pa ng mushroom. Lang, kailangan natin sarahan to. Okay, sa aking pagkakaalam, eh, pag tinanim mo to ng 2 blocks ba? O, 2 blocks palayo dito sa portal frame. Tapos, pag... Tama ba? Di ko alam. Try natin. Di naman masama mag-try. Oh! Bonak. 1 block pa pala. Bonak. Okay. So, sana naka-open yung server or kasi dito sa server ng Kadakrap, naka-paper kami. So, may mga bagay na pwede mo yung i-off sa paper and ang yung pagbe-break ng mga itong mga unbreakable blocks katulad ng bedrock, itong end frame, is may mga technique talaga para maalis. So, sa paper kasi kailangan ni on yun. Kailangan nating testingin kung maalis ba siya. Ah! Hindi. Okay, dahil unsuccessful ang pagtatanggal natin ng portal frame, eh, umakyat ako dito para ipakita sa inyo kung gaano kadilim dito sa binild namin to. Ayan, makikita nyo dami ng mobs. Kasi nga, sobrang dilim dito and wala pa kaming nalalagay ditong ilaw. So, buti pa yon may ilaw. Wala pa ditong kailaw-ilaw at makikita nyo ang daming mobs na nag-i-spawn. And yun yung gagawin natin next episode. Anyways, dahil hindi rin naman natin magagawa yung portal, yung pagbabasag ng portal sa ilalim, eh, kailangan na natin tapusin tong episode na to ngayon. Okay, so hanggang dito na lang tong episode na to. Kaya naman kung nagustuhan nyo, eh, huwag nyo kalimutang i-like, subscribe, and share tong video na to sa mga tropa nyo. Okay, yun lang, paalam.